Magandang araw! Ako nga po pala si Precious Gale P. Quiros, ikasampung baitang mula sa Section Probity. Ngayong araw na ito ay aking ibabahagi ang aking opinyon at saloobin tungkol sa pandemyang kinakaharap natin. Ito ay ang COVID-19. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang kasalukuyan nating pinagdadaanan, ang coronavirus. Ito ay isang tipo ng sakit na umaatake sa ating respiratory system. Nagdudulot ito ng matinding sakit sa baga at sa paghinga. Karaniwang mga sintomas nito ay ang sore throat, matinding pag-init ng katawan, kawalan ng panlasa at matinding ubo at sipon. Kahit sino ay maaaring makalagap at mahawaan ito, lalong-lalo na yung mga mahihina ang resistensya. At alam naman natin na hanggang ngayon ay patuloy itong lumalala. Dulot ng pandemyang ito ay nagpatupad ng mga protocols ang ating gobyerno. Tayo ngayon ay naka-quarantine at sa ilang mga lugar naman ay tuluyan ng naka-lockdown. Kung lalabas naman tayo ay kinakailangan pa natin magsuot ng face mask at mag-social distancing. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang mga social gatherings at mga parties at iba pang mga aktibidad kung saan ay magkukumpulan ang mga tao. Ang pagtatrabaho din ay isinasagawa na lamang sa mga bahay natin pati na rin ang pag-aaral. Maraming ang mga aktibidad ang naudlot ng dahil sa coronavirus at hindi naman maikakailang mabigat nga ito sa ating kalooban. Sa kabila ng paghihigpit ng gobyerno, marami pa rin talaga ang matitigas ang ulo. May mga mamamayang hindi sumusunod sa patakaran, kaya't mas lalong lumalala ang ating sitwasyon. Patuloy na dumadami at tumataas ang ating kaso. Dahil sa kawalan ng kooperasyon, ay mas lalo tayong nahihirapang labanan ito ngayon. Bukod pa dyan, ay marami ang nagre-reklamo at nahihirapang makibagay sa ating bagong normal o new normal. Halimbawa na lamang, kadalasan sa ating mga estudyante ay salungat at hindi pumapayag sa modular at online classes. Sa katunayan nga ay mayroon ng mga nagpakamatay dahil dito. Nagsisisihan pa ang mga guro at mga magulang kung sino ba talaga ang may kasalanan. Pati ang gobyerno ay kinakalaban na din ng mga tao. Magkakaibang panig, magkakaibang pananaw, at magkakaibang paniniwala. Masasabi kong lubhang ang nakakalungkot at napakahirap ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Ngunit kung patuloy tayong magiging irresponsable, abay walang pagbabago at pag-unlad ang mangyayari. Ganito ba talaga ang nais nating maganap? Na imbis na tayo'y magtulungan, ay hindi na tayo nagkakaintindihan. Imbis na maging disiplinado, ay patuloy nating pinapairal ang katigasan ng ating ulo. Lahat naman tayo ay nahihirapan at naaapektuhan. Bata man o matanda, lalaki man o babae, mga magulang, guro at estudyante. Labag man sa ating kalooban, ay wala na tayong ibang mapagpipilian. Dapat ay sumunod tayo sa mga protocols, pangalagaan natin ang ating kalusugan at hanggat maaari, huwag muna tayong lumabas sa ating mga bahay. Tayo ay nararapat magkaisa at magkaunawaan sapagkat tayo ay nasa iisang bayan lamang. Tandaan natin, tayo ay magkakampi at hindi magkaaway. Balang araw, gigising at mumulat tayo sa panibagong kabanata kung saan ay masisilayan natin ang pag-asa at matutulukan na ang ating paghihirap sa pandemya. Muli, ako po si Precious Gale P. Quiros, ikasampung baitang mula sa Section Probity. Naway manatili tayong ligtas at sa COVID-19 ay makaiwas. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.